Para sa akin eh, yan na yung susi para mabawasan ng red tape eh. Mm-hmm. Yan na yan. Number one yan. At saka para mabawasan yung mga nagre-record. At saka po, isa sa mga problema sa mga, yung mga nag-umpisa pa lang sa buhay, access to credit. Yes. Yung national ID po, pwede na yung gamitin na parang basis para sa isang national credit rating agency. Yes. Pwede. Kasi po, ngayon, pag nag-apply ka ng housing loan, car loan, kahit anong loan, ang daming mga chowariwap ng mga kung ano-ano, may CI pa, ganyan. Merit certificate. Sa states, i-run lang yung credit mo, tapos baptismal na. Baptismal certificate. Ano kinalaman nung pagka... May baptismal? Meron. Pero hindi. Hindi kasi ako nangungutang eh. Ang pinaka-common nga, yung sinasabing, ano, please present two valid government-issued IDs. Bakit dalawa? Hindi ko alam. There are, you have a menu. Kasi kung nung araw sa andali, kung nag-iingat ka sa nagpe-fake na ID, gaano ba yung mag-fake pa na isa pa? Oh, madali lang dalawa. Yan. Ano yung anong use nung dalawa? Dati kasi sir, alam mo, may yung pinakamadaling kuning ID, yung postal. Ang daling dugasin dati noon. I promise. Kahit umumbento ka ng pangalan mo. Okay lang. Totoo eh, kaya po siguro dalawa. Pero pag nag-national ID na with matching chip, tsaka may biometrics, mahirap na. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit meron pa ring umaangal sa national human rights daw. Privacy. Invasion of privacy. Sa ngayon, wala na po privacy. Wala na. Lahat ng nasa internet na. At saka lalo na kung may Gmail account ka, kung may Google account ka, huwag ka na mag-ano ng privacy. Diyos ko, nakakatawa nga eh. Yung mga sa, di ba may job opening sa Google? Huwag ka na mag-submit ng resume. Alam na nila eh. Di ba? Huwag mo na pilit. Meron kang link ngayon eh. Di ba lahat ng professional background mo nandoon na lahat. Oo, doon ko nga nalaman. LinkedIn. Doon ko nga, yung LinkedIn, doon ko nga nalaman na yung public policy head ng Facebook. Chief of staff pala eh. Chief of staff pala ni Abad. Di ba? Asan yung pa? Consultant pala ni Lenny. Head executive assistant pala ng Mar and Pinoy presidential campaign. Pero tama kay, kasi ako naawa ako lalo na sa mga kabataan or just about to enter the job market. Lagi silang nadadali dyan sa mga catch 22 situations na ganyan eh. Yung halimbawa, kukuha ka ng BIR. Tin. Pag pumunta ka ng BIR, hihingan sa'yo, kailangan mapatunayan mo sa BIR na ikaw ay nagtatrabaho na. So, para mabigyan ka ng TIN. Eh, kaso mo nga, kailangan mo ng TIN para makapag-apply ng trabaho. Ay, hindi na po ngayon. Yung mga ganyan basta bibigyan ka na lang. Ngayon. Di na-improve na nila. Kasi catch 22 situation talaga. Napagkahalat yung edad ni Boss Jojo. Hindi ah. Recently lang recently. Yun. Recently lang. Kasi nung nag-apply ako noong 2000. Hindi, akala ko napapaghalatado sa ginamit niyang term na catch 22. 70s Nobel yan ni Joseph Heller. At least ka ako. Doon dumahalata yung edad niya. Tuwento ah.